Hello. Kasi kanina mga kababayan, may pagkain kasi sa sasakyan na hindi namin naubos kasi si Madam Yula, hinatian ako ng pagkain. Ngayon, sabi ko ayoko mag-rice, burger lang kinain ko. Ngayon, binigay niya sa bata. Ito pata dito yung kumuha, dinala dito. Tapos wala pa pala silang pagkain. Diyos ko, puro, talika nga. Mga katutubo ito, galing kami sa pamimigay ng package. Hello. Hi. Pwede ako pasok? Pasulod. Sige ha. Sandali lang ha. Tanggalin ko lang aking chinelas. Okay. Sino yung binigyan mo ng pagkain niyo? Yan siya. Si ito? Baby girl. Ah, okay. Kasi nagugutom. Nakita ko siyang umakit-akit siya dito sa may jeep. Dito ba kami nag-vlog? Okay. Si Kuya Paul, nabigyan pa kayo kanina? Nandun ka sa pila? Kabalo ka, Bisaya? Gamayra, sir. Gamayra. Pasensya na kayo mga kababayan, ng ating translator for today's CE dito ay absent. Mayroon po siyang pinuntahan. Magbunso. Ha? Ano Mita. Pa nga? Ha? Mita. Mita? Ilang taon na Mita? Pila edad Mita? 9. Anong grade ka na? Grade 3. Wow, very good. Nag-aaral. Anong pangalan mo, ate? Arilin. Ha? Arilin. Arilin? Kamukha mo si Nora Unora. Ha? Kasi may nunal po siya dito. Pwede nating ilipat dito? Hindi, yeah. Joke lang. Okay. Kamusta ang buhay niyo dito? Okay, kamusta ang buhay niyo dito? Okay, ra, sir. Buhay niyo ito? ano ito? Lungagan pero plastic. Oh. Buti hindi na ano ha. Wow, ang daming gatong ha. Pasok ka. Basta native sir, ing anak yun. Ah, basta native, maraming gatong. Pero yung ibang kakilala ko, yung asawa ni Juby, walang gatong. Wow, ang daming gatong. Very good yan. Importante may gatong, pero minsan walang ilulungag. Anong lungag nyo ngayon? Kamote? Nasaan ang kamote? Karoon namin nakakaon ng bugas niyo. Atagan mi ninyo. Ay, yung kanin na binigay mo? Yung Jollibees. Ngayon lang daw sila nakakain ng bigas. Yung kakapirasong ibinigay ni Yusil na pagkain, na burger, ay hindi burger. Tapa. Tapa, beef tapa. Okay. Ah, ngayon lang talaga sila nakakain ng bigas. Yung kanin yun ha, yung binigay natin kay Lucille kanina pagkain ko. Okay. Anong trabaho na imong asawa? Bana ni mo? Wala. Nasa nang imong bana? Nang araw dito sa nasukan. Ah, nang araw? Ang trabaho mo dire, sir, musaba man po ang GNR, masakpan mi, kuang dayon ang mga kuan. Ah, kasi bawal daw kumutar, bawal mo dire. Way pang hinabuyan na mo. Kamutirag yun. Ah, o kasi yung mga pagkakahoy siguro, bawal talaga yung pag sa DNR. So, okay lang naman yun kasi para sa kapakanan nyo din yun kung bakit minsan pinagbabawal ng DNR yung pagputol ng mga kahoy. Diba? Kasi pag naubos ang mga kahoy sa bundok, kayo rin yung mahihirapan. Tayong lahat. Kaya okay lang yun. Okay, kumain na ba kayo? Karoon rami na kakao. Ang kakaunti yung kina... Ay! May burger ako dito. Oh, tika nga. Ito may burger pa ako. Hati-hatiin nyo na lang ha. Para matikman nyo rin yung Jollibee burger. Diyos ko po. Kunin mo ito, Nay. Yan sa'yo yan. Salamat, sir. Hati silang dalawa din yung kapatid. Pero... Ayan. Kainin nyo. Masarap yung burger. Tawag yan burger. Yan ang pinakabunso mong anak. Ilan taong ka na? Ha? Pila edad mo? Ambot sir. Di, wala may kabalo. Hindi mo alam kung ilang edad ka na? Murag siguro mga 27 or 26. Bata ka pa. Pila edad nagminyo? Wala gani ko nabalo sir. Nakapag-eskwela ka ba? Wala din? Okay. Pila edad ng imong pinaka
Mago. Ako ganyang akong pinamagulangan. Anak ni mo, pinamagulang ang anak. Ha? Pinamagulang ang anak, pilay edad? 5 Sino? Kana siya? Kana siya? Dili, dito sa gawas, sir. Kani, umangkun ako, asawa sa akong bayaw. Ah, pamangkin mo lang to. Hmm. Okay. Ilan ang anak mo? 2 2 Mm. Oh ay, kainin mo bunso. Kano? Ayaw niya siguro. Ayun ba, binigay. Gusto niya lang yung tinapay. Okay, mayroon pa akong dala dito. Akin na. Nakuha ko rin to sa package. Oh. Para makakain ka nito. Tinapay. Salamat. Tapos, sir. May bigas din dito. Salamat, yun, sir. Ayan, bigas. Okay. Para makapag-slungag siya. Itago mo ito. Pwede mo itong gamitin. Marami ka bang nakuha ang damit kanina? Nasaan na mo ang nakuha ang kuhaan? Mga sanina. Atin, nilagay mo. Nakakabitin lang mga damit nyo. Okay. Anong sapin sa higaan pag tulog? Gusto lang yung sapin. Hapin. Sapin sa higaan. Kanyo. Banig ninyo. Sako. Ayun, sako lamang. Walay unan. Wala. Okay. Sanay kayo sa ganito ng buhay, ano? Anad na mo aning-aning na kinabuhi? Oo, anad na, sir. May pera ba kayo ngayon? Wala. Wala? Ah, paano pag wala kang asin, walang bechin, walang... Mangayo rami sa among silingan, sir, kung wala may asin. Oh, mangingi nila sa kapitbahay. Oh. Anong sudan nyo ngayon? Lumboy sa kamote. Udlot sa kamote, sir. Walang asin? Oo, oh, wala. Matabang ano? Oh. Eh, minsan yung iba nagkakasakit ng goiter, kulang sa iodine, lumalabo ang mga mata, nagkakatarata. Kasi sa bundok, wala silang asin. Okay lang yung kahit walang bacon kasi yung konting asin lang mayroon dapat sila. Kape, wala din kape. Wala. Wala. Kung saan natin magkwas kape nga, watay kwarta, sir. Ito naman, paano ka nga naman bibili kung wala kang kwarta, no? Okay, ano yung mga nakabitin-bitin? Ito, ano to? Mga gamit na mo. Ito? Tanan yun. Ah, parehas lang. Ang daming nakabitin. Pati yung mga yun? Oo. Mga sanina, ano? Marami naman silang sanina, ano? Eh, mga ibang sanina na yan, saan galing? Sa tulikan. Sa unara, sir. Nasa mga una nyo pang dami? Sa mga tigulang pa sa ang among apo, mauna ang mga kuwan. Damit nila, pero hindi nyo na rin masuot? Oo, di na. Bakit? Mga kuwan na. Mga gubaan na, siraan na? Mm. Okay. Bakit hindi ka nakapag-skwela? Yung anak, yun ang among sa una, sir. Basta, yun na ang among papa nga. Minyo na ka. Paminyon namin. Hindi may makabuot, sir. Sabi niya? Sa una daw po, dati. Pag sabi ng magulang na mag-asawa na, mag-asawa na daw. Oo, kaya wala kayong magawa. Okay, katulad ngayon, na sinabi ng nanay mo o tatay mo mag-asawa ka na, nag-asawa ka na. Katong sulti daw sa imuhang ginikanan nga magminyo na ka, magminyo dayon ka. Oo. Lisod po nga magbalibad na nga ginikanan nato ang makuan. Kasi minsan talaga gano'n. Pero ngayon ba dito sa tribo nyo, dito sa sito nyo, may nag-aasawa pa rin ng mas bata? Yung anak yun, sir, kung bisan ang kuan manggod ka ng pareani sa una, sir, minyo na din ni yung anik pakadako. Karon di na. Oo. Kay balaod naman karon. Okay. So nung ganyan edad ka, ganyan ka nag-asawa? Murag dako-dako pa ko, sir. Ah, murag dako-dako. Naintindihan niyo naman ako, no? Nakapanood kayo ng TV dito? Wala. Bakit nakakaintindi ka ng Tagalog? Ba't mo naintindihan? Diri namin karoon na balo, sir. Kung mga niyang mga sundalo, sir. Di kami makasabot may gamay nga Tagalog, sir. Ah, that's why. Sundalo. Oo, mga sundalo. Naturuan sila kahit paano. Nagkaka-conversation na.
Kaya nakakain dito. Karun namin na balo sa Bisaya nga, diri namin karun sa Karsada. Dito man una, sa una sir, dito sa kuan, sa paang among kuan, layo dito sa kuan. Oh, sa lumad yung salita nyo, hindi kayo nagbibisaya. Sa durian, nung nagkakalsada, na, marunong na kayo magbisaya. Oo. Ang galing nyo, mabilis yung natuto. Ako ang tagal eh. Pero, kabalo man ako, pero gamay lang siya. No? Okay, mo sana sa buhay mo. Nasa dahil mong pangandoy ang taas mo ang kinabuhi? Kani sir, kaming mga bugas, aron makakaumpod mi o kwarta po sir, aron makakuha po mi kape sir. Kape? Oo. Simple lang no? Makabili lang ng bigas. Kaning mga bata o sige rag mga yung kuan kwarta nga pangpalit sa makaon sir. Pagkaon, makaon. Simple lang yung hiling nila. Okay. Sige. Yeah. May bibigay ako sa'yo, ate. Oh. Alam mo, pila to? Oh. Ilan to? 1,000. Yan. Yeah, ilan? Oh, ilan na yan? 1. Ilan na to? 2. 3. 4. 5. Oh, ilan na yan? 5,000. Alam niya, kahit di siya nakapag-aral. Okay. 5,000. Okay. Anong gagawin mo sa 5,000? Para ni sa mga pagkaon na mo, sir. O mga sudan. O mga kape. Kape? Karon pa, yun ko nakagunit ing ani, sir. So ngayon lang daw po siya nakahawak o nakatanggap ng ganyang pera. Kung mo hayarami makagunit ing ani sir, di ra ka parehas ani kung mo kuwa mig lanot sir. Lanot yung... Dili ra ing ani kadako. Bila man? Di ara sa 500 o 400, di ara kutub sir. 400 tsaka 500. Okay. At least ngayon, nakahawa ka ng ganyang pera. Oh, salamat yun, sir, sa paghatag ninyo sa ako. Masaya ka ba? Parang hindi masaya si ate. Lipay ba daw ka? Lipay mo? Oh, nalipay ko nga. Giyatagan ko ninyo parta, sir. Okay. May plano ka pa bang magbuntis? Buntis ka? Dili. Okay. Huwag ka na muna mag-anak. Oh. Lisod, no? Oo. Oh. Mahirap ang buhay. Lisod yun dire sir kay kung mga nakadire sir lisod po lisod nga mangitag pagkaon dire sir kay way tarbawan namo dire way panginabuyan namo dire mauto nga dili namo kuan ang kuan kanang dili mi gusto nga dali rami magbuntis kay ing lisod yun dire sa kuan panginabuyan namo sir. Oh, tama, mahirap ang buhay kaya huwag yun dagdagan ano. O tapos lahat mapag-aral lahat ng mga bata para hindi mahirapan sa pagdating ng araw. Inaantok na siya. Tulog ka na? Inaantok na yung anak niya. Ayan, umuulan na. Hindi naman kayo nababasa dito? Murag dili ra. Ayara magkuan kung muana ang ulan dire. Oh, diya mag-agyo. Mag-agyo. Ah, okay. So, pag mainit naman, pero malamig po dito sa kanila kasi nagpapag, no? Tugnaw sa gabi eh? Oh, tugnaw. Sana may kumot kang nakuha kanina. O jacket man lang. May jacket? Wala. Wala? Oh. Kasi dami po kanina ng mga binigyan namin. Siguro more than 100 plus na pamilya. Ayan, umuulan na. O siya, sige, mag-ingat ha. Thank you sa pagpapatuloy sa inyong bahay. Pasensya ka na sa nakayanan ko, ha? Oo. Okay. Salamat yun, sir. Thank you so much. Hindi, alis na kami. Alam nyo, kamukha ka talaga ni Nora Honor nung bata siya. Tinan mo, oh. Nung kabataan ni Nora Honor, kamukha niya. No? Ba, hindi niya naiintindihan. O sige, salamat, ha? Okay. Bababa na tayo. Ayan. At tayo aalis na po. Mukhang umiyak ka. Ay.
Oh, sir, ayan. Kaniyo. Ay, sir. Oh, sige po, akin na. Nalimutan ko daw yung mic. Salamat pong muli sa mga kabayan po natin salamat nanonood. Yun, thank sir. You. Salamat sa mga nanonood sa atin palagi. Thank you so much. Sa pinipili nyo po kaming libangan kahit na pagod na kayo. At nagbibigay po kami ng kasiyahan sa inyo. Thank you. At nandito po pa rin po kami sa mga bundok. No? Mas pinipili po ng Pugong Bihero Team na magmisyon sa bundok para napupuntahan po natin ang lahat ng mga kababayan natin. Kahit paano mabigyan natin ng tulong kahit na sa munting paraan. At syempre sa tulong po ng mga sponsor po natin na patuloy na nagpapadala ng mga package, nagtitiwala po sa amin. Marami pong salamat. Napakalaking bagay po nung ginagawa ninyo. Nakatuwang po namin kayo sa paghatid ng tulong. Maliit man o malaki, pag pinagsama-sama natin, napakarami po at malaki yung nagagawang tulong para po sa kanila. Kaya kaligayahan na po namin para sa pagbablog yung ganon, no? At sa tanang buhay rin namin as a charity vlogger, ngayon lang din kami nakaranas ng mga package na tuloy-tuloy na dumarating sa amin araw-araw sa dami po ng mga nagpapadala. Marami pong salamat at umasa po kayo na lahat ng mga package na ipinapadala ninyo ay napupunta po yan sa mga katutubo na gusto nyo po ninyong mapagbigyan at yun po rin ang gusto namin na madala sa kanila. Ang isang damit po na maibigay po sa mga katutubo talagang napakalaking tulong na po sa kanila yun. Kasi yung damit na yun, hindi nila po yun magawang mabili dahil mahirap po ang kanilang buhay, walang pambili at syempre uunahin nila yung pagkain. Ano po, sige po at umuulan na. Marami pong salamat muli sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye. Bye-bye ate. Ayan at kailangan na po nating umuwi din dahil nagpa-fog na po ang paligid. So, mahirap kapag pa-uwi po kami ng Davao. Almost 4 hours na. Hanggang 5 hours yung travel namin papunta dito. Wala pang traffic yun pero ganun kahaba dahil sa bundok po yung nilalakbay namin. So, thank you po ulit. God bless. Sige po, alis na po kami. Salamat po. Ika na dahil.